1,500. 1 month deposit, 1 month advance. 3,000 lahat. Bawal ang bisita sa loob ng kwarto. Bawal ang boyfriend. Bawal magdala ng mga kamag-anak kung hindi naman importante. Bawal ngumiti at higit sa lahat. Bawal ang malas. O ano, kokonin mo ba? Isang matipid na ngiti ang ginanti ni Marie sa matabang landlady na kausap. Pasimple niyang kinuskos ang ilong upang mawala saglit ang matapang na amoy ng matron ng pabango nito. Sige po, kukunin ko. Babalik po ako mamayang hapon. Kukuha lang po ako ng pera. Dadaling ko na rin po yung ibang gamit ko. Ngumiti ng tagumpay si Aling Emmy. Nagkaroon ng bahid ng pulang lipstick ang ngipin nito. Madali ka naman pala kausap. First floor ang kwarto mo, ka-roommate mo si Gina. Mamaya pag uwi nun, makikilala mo siya. Muli, isang tipid ng ngiti ang sinukli nito. Marami pa itong sinabi at binili na hindi naman importante, kaya nagpaalam na siyang aalis na. Nanghihinayang si Marie sa dati niyang boarding house. Libre ang breakfast at dinner. Mabait pa yung landlady. Yung ex niya kasi ang dahilan kung bakit siya lumipat ng bagong bahay at trabaho. Kumalam ang sikmura ni Marie at napagpa siya ang kumain na ng tanghalian. Sa malapit na karinderya siya, dinala ng mga paa. Agad na umorder ng ulam, kanin at soft drinks. Nasa kalagitnaan na siya ng pagkain nang mag-vibrate ang cellphone niya. Hindi niya to pinansin. Tinuloy ang pagkain sa kaisipan na baka mawalan siya ng gana kapag ex na naman niya ang rumihistro sa screen ng telepono niya. Nang matapos kumain at saglit na nakapagpahinga, tumayo siya at pinara ang Yube Express na paparating. Sa loob ng sasakyan, nagbayad siya at sinabi kung saan ang kanyang destinasyon. Saka pa lamang niya sinilip ang cellphone na kanina pa nagbabibrate sa loob ng kanyang bag. 30 missed calls, 50 text messages. Lahat yan ay galing kay Tunying. Napabuntong hininga siya. Hindi na siya nag-aksayang basahin ng mga mensahe. Iisa lang naman ang laman nun. Patawarin siya at magbalikan sila. Nakailang palit na siya ng SIM card, ngunit laging nalalaman ng ex niya ito. Nagsawa na din siyang i-block sa Facebook ang loko dahil laging may bagong account itong ginagawa. Buti na lang, hindi na naman na sila nakita mula nung nakipag-break siya rito. Muli na naman niyang naalala ang dahilan kung bakit sila naghiwalay. Nahuli niya kasi itong may ibang girlfriend bukod sa kanya. 6 na buwan mula nung sinagot niya ito ay natuklasan niyang may iba pang babae ito bukod sa kanya. Parehas pa sila ng napiling mansari. Nalaman niya iyon sapagkat nang minsan ay may pinakuha ito sa backpack na wala marahil sa isip nito na may ebidensya siya sa bag. Nung una ay napangiti siya. Napaaga ata ang bili ng regalo ng loko. Isang may kaliitang bag ng Just Give Silver ang nakita niya. Ngunit ang ngiti niya ay napalitan ng ngit-ngit. May sulat kasi sa paper bag. Hindi niya pangalan at binabate ang pagbibigyan ng mansari. Sinilip niya ang loob ng naturang supot. Bracelet na katulad sa suot niya. Kinalma niya ang sarili at nagpanggap na kunwari walang nakita. Hindi ito ang panahon upang komprontahin niya ito. Hahanap siya ng magandang tiyempo at dagdag ebidensya. Mula nang nalaman ang ideyang may iba pang nobya ang katipan bukod sa kanya, ay nag-umpisang magplano ang dalaga. Mabuti na lang at hindi pa niya ito minamahal ng sobra. Nasa point pa siya ng pag-ibig na kaya niya pambitawan ito dahil gumagana pa ang utak niya kesa sa puso. Isang araw ay nangyari nga ang hinihintay niya. Dumalaw ito sa boarding house niya at nagdala ng pagkain. Pinapasok niya ito sa loob ng inuupahang kwarto. Wala pa siyang kasama sa inuupahan kaya okay lang naman daw na magpapasok siya ng bisita. Pinagsaluhan nila ang dala nilang pagkain. Napataas ang kilay niya nang makita sa loob ng bag nito ang 2 bote ng inuming tequila. Tila gusto siya nitong lasingin kahit alam nitong ayaw niyang umiinom. Unti-unti siyang nato-turn off sa katipan. Nang mag-excuse itong magbabanyo, ay nabuhayan siya ng loob.
Kasalukuyan kasi silang nanonood ng movie sa cellphone nito. At ang awkward nga naman kapag dinala nito ang cellphone sa CR kung nanonood siya. Nang pumasok ito sa banyo, ay agad inactivate niya ang bagong billing SIM card. Agad siyang nag-send sa number ng jowa niya ng mga messages na blanko. Pagkatapos ay miniscall niya ang number nito. Nag-vibrate lang ang cellphone, naka-silent. Nailing siya. Tatlong beses siyang nag-miscall bago tumingin sa pinto ng nakasaradong banyo. Mukhang matagal pa ito, kaya naman agad niyang binuksan ang cellphone ni Anthony. Ngayon lang niya kasi ito nahahawakan at nakakalikot dahil may password yung cellphone. Hindi naman uso sa kanila ang maghawakan ng telepono ng bawat isa. Marami itong unread messages ng Globe ngayong araw. Nagtaka siya. Tagalog ang nakita niyang laman ng text ni Globe, kaya binuksan niya. Napapalatak siya ng dila. Sabi kasi ng network ng Globe sa nobyo niya ay mahal siya nito. Matulog na siya at huwag magpagod. Kumain ng nasa oras at kung ano-ano pang kasuwitan. Ayos. Imbis na pangalan ng may-ari, nilagay nito ang pangalan ng network para nga naman hindi halata. Since naka-hide content kapag nagre-rehistro ito sa screen na nakalock, walang kaso kung pangalan lang ng sender ang mababasa. Huminga siya ng malalim at binasa pa ang ilang messages. Nang lumabas sa banyo ang kanyang nobyo, agad na patingin ito sa cellphone na hawak niya. May sunod-sunod na nag-text sa'yo, tapos may miss call din. Akala ko emergency, kaya sinagot ko, pero nawala. Kaya nag-check ako ng messages. Importante nga. Sabi ni Globe mahal ka daw niya at huwag ka rong magpagutom. Ayos ah. Maputi si Anthony, Otonying. Pero lalo itong pumuti sa mga sinabi niya. O mas tamang sabihin na mutla ang kanyang nobyo. Para ba sa kanya yung isang bracelet na tulad sa akin? Bumuka ang bibig ng lalaki ngunit wala itong sinabing ano. Humalakip-kip siya, naghintay ng sagot. Nang siguro ay napag-aralan na ang sasabihin, ay nagsalita ito. Babayaan mo muna ako magpaliwanag. Nauutal-utal na wika pa. Sige, aniya. Imbis na sa mata niya ito tumingin, sa sahig ito tumitig. Magpapakamatay kasi siya eh, kapag hiniwalayan ko siya. Tumaas ang kilay ni Marie. O sige, kung ganun ako ang magpaparaya. Hindi ka na mahihirapan itago ang relasyon nyo. Wag naman, B. Mahal kita. Pag-action tumawa. Kailan pa naging kayo ni Globe? June 9. Mabilis nitong sagot. January 9 naging tayo, bugok. Oo. Tila naguluhan pa ito. Kung hindi mo siya niligawan at napasagot, walang magsasabing magpapakamatay dahil naunang maging tayo. Oo, tangi na lang nasabi ng lalaki. Tinitigan niya ang nobyong tila gustong magpalusot ngunit hindi naman alam. At hindi na makapagsalita na maayos. Mabilis na kinuha niya ang kahon sa ilalim ng kama. Naroon ang lahat ng mga binigay ng lalaki. Agad niya itong kinuha at inilagay sa backpack nito. Kinuha ang backpack at nagmarch ang lumabas. Walang nagawa ang lalaki kundi sumunod. Nilapag niya sa harap ng gate ang mga dala. Naroon ang landlady niyang nagdidiling ng mga orchids. Napalingon pa ito sa kanila. Tapos na tayo, Tunying. Mula ngayon ayoko nang makita ka dito. Ipapabarangay kita kapag kinulit mo pa ako. Wika niya sabay talikod. Patakbo niyang tinungo ang kwarto. At isinara. Saglit pa ay naririnig niyang kumakatok ito at nagmamakaawang mag-usap sila. Umabot ng kalahating oras na, ganun pa rin ang ginagawa ng lalaki, nang makialam na ang may-ari ng bahay. Dong, ayoko ng gulo rito. Kung ayaw ka ng kausapin, mabuti pang umalis ka na. Mapipilitan akong ipabarangay ka kapag nagpumilit ka pa. Maya-maya ay nadinig na nga ni Marie na naglakad palayo ito. At mula nun, hindi na niya ito hinarap. Naiiling pa rin si Marie tuwing naaalala niya ang mga sandaling iyon. Doon nag-umpisa ang mga sunod-sunod na tawag at text. Nahihimigan niya minsan ang pagkadesperado nito.
sapagkat may sinasabi itong hindi na maganda. Na minsan ay dumarating pa sa pananakot at pagbabanta, kaya napilitan na siyang lumipat ng trabaho at bahay. Naisip niya na ipablatter ito ngunit hindi na rin naman niya ginawa. Total naman, malayo na naman siya at sigurado siyang hindi na sila magkikita. Ang bango-bango mo, Bex, kapag galing kang work. Napatingin si Marie sa bagong ka-roommate na si Gina. Sa Cocoa Factory ka nagwo-work, diba? Kumakapit kasi yung amoy ng chocolate sa katawan mo. Tumangot-angot si Marie. Kahit kasi sa jeep ay napapansin niyang sinisingot siya ng mga katabi. Uy, maiba ako. Ginugulo ka pa rin ba ng ex mo, bakla? Usisa nito sa kanya. Naikwento niya na dito ang lahat, maging ang kanyang ex-boyfriend, dahilan kaya lumipat siya ng bagong bahay at bagong trabaho. Oo, consistent nga eh. Kibit palikat niyang sagot. Ganun talaga yung ibang lalaki. May gusto kasing makuha, kaya hindi ka talaga tatantanan. Natawa si Marie sa kakengkoyan ng kasama sa kwarto. Mabait at magaang kasama si Gina, kaya naman mabilis silang naging close. Isang araw ng Linggo ay mabigat ang katawan na nagising ang dalaga. Masakit ang lalamunan niya at tila namamagapa ang mga paa. Kailangan pa niyang humawak sa poste ng kama upang maiangat ang sarili. Napaungol siya nang sabay-sabay na tila may pumitik sa kanyang sentido. Okay ka lang, Bex? Usisa ni Gina kay Marie. Dinungaw niya ito mula sa itas ng double deck na kama nila. Hirap na sumandal ang dalaga. Ang bigat ng pakiramdam ko, Bex. Sumasakit din yung ulo ko. Sagot niya sa kasamang agad tumalon sa kinahihigaan nito at pinakatitigan siya. Hala, Bex! May kinain ka bang iba? Natatarantang tanong nito. Aha. Nangihina pa rin niyang sagot. May mga lumilitaw na parang pulang pantal sa mukha mo, bakla. Ang lalaki. Agad na hinagilap ni Marie ang maliit na salamin na nakapatong sa side table. Nang laki ang mga mata niya nang masilayan ang mga galimang pisong pantal sa mukha. Kulay pula. Naniningkad ang kulay ng mga iyon. Umangat sa morena niyang kulay. Napahawak siya sa pisngi. Tila masakit pa kapag hinahaplos. Allergy ata yung bakla, wika ni Gina. Umiling si Marie. Wala akong allergy sa kahit anong pagkain. Hindi ako maselan, sagot na lang niya. Bakla, tawag muli ni Gina. Nakatingin ito sa binti niya at hita. Maging doon ay may naglilitawang pantal din. Kinikilabutan na siya. Ngayon lang ako nakakita ng pantal na ganyang kabilis dumami at lumitaw sa balat, bakla. Hindi to allergy. Iba to. Nakatitig pa rin sa binti niyang wika ni Gina. Gusto man niyang sagutin ang dalaga ay tila umurong na andila niya. Nangihina siyang napapikit. Nang magmulat si Marie ng mata ay nasa ibang kwarto na siya. Si Gina ang agad niya nakita. Bakla, kinabahan ako sa'yo. Nawalan ka kasi ng malay. Kaya pinansin kita at sinugod na dito sa ospital. Gusto sanang matawa ni Marie. Kaso ay hindi niya magawa. Nanunuyo ang lalamunan niya. Hindi niya kasi ma-imagine na napasan siya nito. Maliit lang kasi si Gina at balingkinita ng katawan. Buti na lang at malapit ang sinasabi nitong ospital sa kanila. Bumuka ang labi niya at nagpasalamat. Ngunit walang lumabas na boses. Wala yun, bakla. Naloka lang talaga ako sa lakas ko. Diniig ko pa kasi yung mga boy sa bigasan. Akalain mo yun, nabitbit kita dito. Iba talaga si baklang adrenaline, oh. Bongga. Ngumiti si Marie. Sa totoo lang, kinikilabutan siya sa mga nangyayari sa kanya. Ngunit dahil sa kaibigan, ay medyo gumagaan ang isipin niya. Dehydration at allergy ang sinabi ng doktor sa kaso niya. Pinainom siya ng anti-allergy meds at kinabitan ng swero. Bukas raw ay maaari na siyang umuwi. Dahil wala naman siyang lagnat at okay naman ang mga laboratory test niya, nagpahinga na lang siya.
Hapon na nang ma-discharge siya. Himalang gumaan ang pakiramdam niya at kahit mag-isa ay nakauwi. Hindi tulad ng nakaraang hapon ni hindi niya na kayang bumangon. Ngunit ang mga pantal ay hindi nawala. Nang umupo siya sa kama ng kwarto, ay tila babatong natumba siya sa kutsyon. Muli na naman bumigat ang kanyang pakiramdam. Nanlaki ang mga mata niya sa pagkagulat. Ilang beses niyang sinubukang bumangon ngunit hindi maapuha pang lakas. Humagulgol na ang litong dalaga. Ngunit walang boses na lumalabas sa kanyang bibig. Pumikit siya at nagdasal. Ano ang nangyayari sa kanya? Lumala ang kanyang sitwasyon. Hindi rin siya makakain dahil lagi niyang sinusuka ang pagkain na hindi man lang niya malunok. Isang timba na may takip ang inilagay ng roommate niya upang kung masusuka siya ay agad na masasahod agad. Kahit tubig ay hindi tinatanggap ng sistema niya. Ngunit kapag dinadala naman siya sa ospital ay tila nagdadahilan lang ang kanyang katawan. Naubos ang kanyang tabing pera sa 5 araw na nagdaan. Bakla, tawagan na natin yung pudrakels at mudrakels mo. Hindi na kasi maganda yung lagay mo eh. Nag-aalalang wika ni Gina sa dalagang tinulungan pang sumandal sa headboard. Wag muna. Hirap niyang sagot dito. Naisip kasi ni Marie na wala din namang mangyayari kung sakali. Isa pa, napakamahal ng pamasahe. Malayo ang Sarangani sa Maynila. At saka isa pa, iba din mag-alala ang nanay niya. Nininerbiyos ito. Iyakin din. Lalo lang siyang malulungkot. Ayaw niya mag-alala ang mga ito. May konti pa siyang natatabi. May ibang paraan pa. May tiwala siya sa Diyos. Umupo si Gina sa maliit nilang dining table. Nagtimpla ng kape at nilabas sa bag ang tinapay na dala. Niyaya pa siya nitong kumain ngunit sumuka siya agad bago pa nito naabot ang isang Spanish bread. Ibix, itry mo kayong magpa-albularyo kasi kung walang masi yung doktor, baka yung albularyo may chika. Tumikhim si Marie, saglit nag-isip. Tingin mo, hindi to basta sakit. Tumango ng sunod-sunod si Gina. Sinubo ng buo ang isang Spanish bread na inaalok sa kanya kanina. Uminom ng kape at kahit may laman ng bunganga, ay nagsalita. Oo naman. Parang magic kasi na nag-appear yung mga pantal sa skin mo. Agad-agad ding naging zombie ang itsurahan mo, Bix. Madami pang hindi maipaliwanag na hindi talaga maipaliwanag ang nangyari sa'yo. Tumingin si Marie sa kisame. Naiiyak na naman siya. Bex, never heard mo ba ang salitang kulam? Napatingin si Marie sa kaibigan. Buong sinubo na naman ito ang isang hopya. Nakadama siya ng inggit. Tila kasi hindi nakakagana ang kahit anong pagkain na makita at isipin niya. Umasim ang mukha ng dalaga. Tila may umaahon na naman na kung ano sa kanyang lalamunan. Agad niyang hinagilap ang may kalakihan timba na may takip. Sumuka na naman siya. Tila bali walang nagbukas pa ng isang bote ng pochi si Gina. Bakala, sorry ha. Kumakain ka. Ako naman blue ng blue. Nahihiyang pa umanhin ni Marie. Sus, wala yun. Matibay yung sikmura ko sa mga ganyan. Sabay-sabay na sinubo nito ang 5 pochi na binalatan. Ano, Bix? Ha? Tatawag na ba tayo ng albularyo? Nagkibit-balikat siya. Laking probinsya ako pero hindi pa kasi ako nakakakita ng kasong kulam. Walang albularyo sa amin. Manghihilot meron. Kaya hindi ka naniniwala? Hindi naman sa ganun. Try din natin bakla. 5 days ka ng lantang gulay. Wala kang kinakain at iniinom. Pero marami kang sinusuka. Mabilis kang babagsak niyan. Sasagot pa sana si Marie nang sunod-sunod na katok ang umistorbo sa kanila. Tumayo si Gina at agad binuksan ang seradura ng pinto. Si Aling Emmy, na landlady nila, ang niluwa nito. Nakapamewang itong pumasok, sinipat ang nangihina pa rin si Marie. Dumampot ito ng ilang pakete ng poche at binalatan. Aba Marie, lumalala na yata yung sakit mo. May ibabayad ka pa ba rito?
Aba eh, kung wala na ay magbalot-balot ka na. Ayoko na may sakit sa puder ko. Mamaya mategi ka pa rito eh, babalot na lang kita sa banig at ipapaagos kita sa Ilog Pasig. Dire-diretsong litanya nito. Hindi man malaman kung biro o seryoso ang mga salitang binitawan ng mahaderang landlady, ay napatungo pa rin si Marie. Dumagdag ang mga sinabi nito sa depresyong kanyang nararamdaman. Hindi mapigilang sumagot ni Gina. Sobra naman kayo, madam. Wala pa namang 1 week na nakarati si Maria. Tsaka may deposit at advance naman siya, diba? Tanggol nito sa ka-roommate niya. Oh, eh, kahit na. Ganun pa rin yon. Mamamatay din naman tayong lahat. Una-unahan lang yan. Saglit pa nitong sinulyapan ang lumuluhang may sakit. Hindi ko naman kasalanan kung mauuna siya. Lihim na umirap si Gina sa matanda. Nang walang magtangkang magsalita sa dalawang dalaga, ay dumampot pa ng ilang candy ang landlady at dire-diretsyong lumabas. Hindi na nag-abalang isara ang pinto. Itong matandang to ang mauuna kung sakali. Napakasama ng ugali. Bubulong-bulong na sabi ni Gina habang sinasara ang pinto. Eh, Bex, wala akong kilalang albularyo eh. Mahinang sabi ni Marie. Binalik ang topic na naiwan kanina. Ako meron. Magaling yun. Medyo weirdo lang talaga tignan pero magaling yun. Malay mo gumaling ka. Pinahid ni Marie ang luhang umago sa bisngi. Maaari mo bang dalhin dito? Pasensya na, Bex, ha? Ilang araw na kitang iniistorbo. Wala yun. Gagawin mo din naman yun sa akin, di ba? Kung ako yung nasa sitwasyon mo. Tumango si Marie. Muling napaluha. Sa mundong napakaraming taong matatagpuan, bibihira lang ang makasumpong ng tunay na kaibigan at napakaswerte niyang nakilala si Gina. Pasok po kayo, Aling Caridad. Napamulat si Marie nang madinig ang boses ng kaibigan. Pinapapasok nito ang isang matandang nasa 50 na ang edad. Saglit siyang napasulyap sa wall clock, alas 7 ng gabi. Muli niyang binalik ang paningin sa bisita. Malinis ito tignan, nakaputing blusa ang polo, palda na hanggang hita, na kulay pula. Nakapusod ng maayos ang magkahalong itim at puti na buhok. May dalambayong na hindi naman kalakihan. Hinubad nito ang itim na sandalyas at iniwan sa bukanan ng pinto bago pumasok. Saglit na lumingalinga sa kabuuan ng maliit nilang kwarto bago tinuon ang mata sa kanya. Aling Caridad, isuot nyo na lang po yung tsinelas nyo. Maalikabok po yung sahig. Kapi po. Tawag ni Gina. Ngunit hindi nito pinansin ang kaibigang saglit nagpainit ng tubig. Dire-diretsyong tumungo ito kay Marie. Kakapal naman ang apog nang gumawa sa'yo nito. Hindi na nahiya sa kasalanang ginawa. Ay pinakulam ka pa. Tumatalsik-talsik pa ang laway na asik nito kay Marie. Natigilan ang dalaga. Hindi niya kasi talaga iniisip na kulam ang nangyayari sa kanya. Hindi niya iniisip na may taong nasa likod ng kanyang nararamdaman. Dating kasintahan mo ang promotor nito. Kung hindi ka raw mapupunta sa kanya ay hindi ka mapapakinabangan ng iba. Yun ang motto ng Damuho. Wika muli ng bisita nila. Napatingin si Marie kay Gina na natulala. Iniinom na nito ang tinimplang kape para sa bisita. Sumulyap si Aling Caridad kay Gina. Black, no sugar, no cream. Utos nito sa dalaga. Tila natauhan ito. Saglit na napatingin sa kaping iniinom bago nagkukumahog na muling nagtimpla ng bago. Inilapag nito sa lamesa ang bayong na dala. May nilabas na mga dahon na ang iba ay nakikita niyang kinakain ng mga baka at kambing sa kanilang probinsya. Inilagay sa tasa. Binantuan ng mainit na tubig na galing sa termos. May pinatak na langis na galing sa Ipica Scent Oil na bote. Dinagdagan ng mainit pang tubig bago inangat sa ere at bumulong-bulong. Nilapag nito ang tasa sa lamesa, tumingin sa ere at tila may hinuling hindi nakikita sa kakunwaring nilagay sa tasa. Pinilig ni Maria ang ulo. Gusto niya kasing tumawa, ngunit nangibabaw ang respeto sa matandang dumayo pa para sa kanya.
sa nararamdaman na hirap ay handa niyang subukan ng lahat. Inabot sa kanya na matanda ang umuusok na tila tsaa na gawa nito. Nag-alangan siyang inumin ng laman ng tsaa, ngunit nilakihan siya na mata ni Aling Caridad na agad niyang kinuha sa mabuto nitong kamay. Bumuntong hininga at agad itong nilagok. Hindi naman ganun kainit ang tubig kaya naubos niya agad ang laman ng tasa. May ginawa pa itong matyagang pinanood na lang ng dalawang dalaga. Minilabas itong basyo ng lata ng sardinas, minilagay na tuyong dahon ng makabuhay at ilang dahon na hindi na niya kilala. Maingat na sinunog ang lahat sa loob ng lata at tila insensong sinayaw-sayaw sa paligid bago inilagay sa ilalim ng kama niya. Nang matapos ay umupo ito at ininom ang kapeng palamig na. Tingin ni Marie ay tapos na ito sa ginagawa kaya kumuha siya ng 500 peso sa bag. Inabot sa matanda. Agad naman itong kinuha iyon at binulsa bago kumuha sa isa pang bulsa ng palda ng suot nitong 4 na pirasong tigi-isang 100 na siyang inaabot naman sa dalaga. Umiling si Marie at sinabing wag na, ngunit muli siyang pinanglakihan nito ng mata na agad niyang inabot. Tila na batubala ni si Marie nang matitigan ng kulay tsokolating mata ng matanda. May kung ano roon na tila nakakakalma at nakakagaan ng loob. Kung iisa-isahin mo ang mga magaganda kong panlabas na katangian, mapupuyat ka lang. Itulog mo na lang yan, iha. Wika na matanda bago tinuon ang mata sa kaping iniinom. Napamulagat si Marie. Saglit na nakalimutan ang isa sa magagandang asal. Pangit nga naman ang tumitig sa tao ng matagal. Pasensya na ho, hindi ko po sinasadya. Kiming paumanhin niya rito. Tumindig ang matanda at inayos ang mga gamit na hinanda kanina. Nang makaligpit ay muli itong tinignan ng dalaga. Gusto mo bang turuan natin ang leksyon? Tanong nito. Ho? Slow na tanong niya. Gusto mo bang ibalik natin sa gumawa niyan sa'yo para matauhan ang damuho? Paglilinaw nito. Saglit siyang napaisip. Kung sakali ho ba, maaari niyo ding tanggalin agad? Nahirapan din po kasi ako, ngunit hindi naman po sapat iyon upang gumante. Ang akin lang, gusto ko maranasan niya yung ginawa niya sa akin. Wala nang paos ang dalaga. Tanda na unti-unti nang gumagaling. Matagal siyang minasda ng matanda bago. Tatawag yun sa'yo. Hindi matatapos ang 24 oras. Pag pinatawad mo na siya, saka lang iyon mawawala. Tumango na lang siya. Yun lang. At umalis na ito. Maingat na sinara ni Gina ang pinto. Umupo sa dining table nila bago. Tingin mo, Bex, sino sa mga naging jowa mo yung tatawag? Nagtatakang tanong ng dalaga. Napabuntong hininga si Marie. Si Anthony. Siya pa lang yung nagiging kasintahan ko. Napatakip na lang sa bibig ang roommate niya. Tila nga gumagana ang lahat ng ginawa ni Aling Monica. Hinila siya ng antok nang maamoy ang usok na nanggagaling sa ilalim ng kanyang kama. Inayos niya ang higa at kahit nagtataka, tila gumaan na talaga ang pakiramdam niya. Naalimpungatan si Marie, naamoy niya kasi ang bagong lutong corned beef na maraming sibuyas, ang aroma ng kaping may gatas at maging ang bagong saing na kanin. Kumalaman sikmura niya, wala sa sariling dumulog sa maliit nilang lamesa. Bumukas ang pinto at pumasok si Gina. May dala itong isang box ng pizza na mumurahin at isang bote ng RC. Napanganga ito sa dalagang sunod-sunod ang subo at hindi na nag-abalang magkutsara. Tila natauhan si Marie sa ginagawa at saglit na napatingin kay Gina na umupo na sa harap niya. Naku, Bek, sorry, kinain ko na yung handa mong pagkain. Gutom na gutom ako eh. Wika ni Marie bago tinuloy ang pagsubo. Nagsalin si Gina ng soft drinks sa mug at tahimik na sinimsim. Bakla.
tawag nito sa dalaga. Tinapunan ni Marie ng tingin ang kaibigang nakanguso sa braso niya. Halos maluha si Marie. Nawala na ang mga pantal. Ngumunguya pa rin ang dalagang sinuri ang binte at hita. Naalala niyang may gana na rin siyang kumain at hindi na siya sumusuka. Sisinghot-singhot na pinahid niya ang luha sa braso at muling sumubo ng pagkain. Ang tagal mong natulog, bakala. Alam mo ba kung anong oras na? Napatingin si Marie sa bintana. Gabi na. Nang sumilip siya sa orasan, 6:00 na ng gabi. Ang pagkakatanda niya, 7:00 ng gabi siya, ginamot ni Aling Caridad. Pinabayaan na kitang matulog kasi sabi ni Aling Caridad, 6:00 ka pa raw kinagabihan magigising. Entari talaga noon. Tumangot-angol lang si Marie. Sa pagkain siya nag-focus. Ilang araw na kasi siyang hindi nakakakain at hindi niya alam kung paano niya natagalan yun. Sinabayan na rin siyang kumain ng kaibigan. Nang matapos, ay nakapaghugas pa siya ng pinggan. Naisip niya maligo at magbawas na rin. Nakaupo lang na nagmamasid si Gina. Habang nililinis ni Marie ang katawan, ay sa kanya lang naisip ang lahat. Saglit siyang tumigil at umusal ng panalangin. Nagpasalamat sa sakit na agad gumaling. Kung hindi pa tinuro ni Gina ang pantal na nawala sa braso, ay iisipin niyang panaginip lang ang lahat. Pagkalabas ng banyo ay agad siyang nagbihes. Saka pa lang niya hinagilap ang cellphone na nakita niyang patay. Chinerge ko na yan bakla. Lubat kasi kaya. Alam mo na, excited ako sa tatawag sa iyo eh. Gusto ko kasing malaman kung okay lang. Nag-aalangan na tanong nito. Bakit naman hindi? Kung hindi dahil sa iyo, baka hindi pa rin ako makatayo ngayon. Salamat bakla ha. Wika naman ni Marie. Umiyan na tayo mag-usap. Buksan mo na yan. Gigil na wika ni Gina. Halos mapaos ang cellphone ni Marie sa sunod-sunod na pasok ng text sa cellphone nito. 2 unknown numbers ang rumihistro bukod sa number ni Tunying na kabisado pa niya. Hindi pa niya natatapos ang unang messages na binabasa ay nagring agad ang kanyang cellphone. Isa sa mga unregistered number. Agad niyang sinagot ito. Hello? Ito ba si Marie? Tanong ng boses babaeng nasa kabilang linya. Sumagot siya ng oo. Ako yung nanay ni Anthony. Nagmamakaawa ako sa'yo. Patawarin mo na yung anak ko. Labis lang siya kasing nagmamahal sa'yo. Kaya niya nagawa yun. Tahimik lang na nakikinig si Marie. Sinabi nito ang lahat ng nangyari sa anak. Na nangyari din naman sa kanya. Yun nga lang, parang times to ang ginawa ni Aling Caridad. Imbis na pantal, ay malalaking ringworm ang tumubo sa buong katawan ng ex niya. Hindi raw mabuksan nito ang bibig na tikom. Mabigat ang buong katawan. Kapag hinahawakan naman ang balat, ay lumalabas sa ringworm ang mga nana. Dinala siya sa ospital ngunit walang nangyari. Kaya sinugod sa kilalang albularyo. Doon sinalaysay ng manggagamot ang storya sa likod ng biglang sakit na nangyari sa anak nila. Nung una ay hindi niya maintindihan, ngunit tila nagkausap na ang manggagamot at si Aling Caridad. Saka lang sinabi na kung hindi hihingi ng tawad ang panig ni Anthony ay magpapatuloy ang sakit nito. Kaya naman tumawag ang mga magulang nito sa kanya upang hingiin ang kanyang kapatawaran. Kinilabutan si Marie. Kung ganoon, malakas palang kakayahan ang meron si Aling Caridad. Nangyari ang lahat ng iyon nang halos wala pang 24 oras. Marami sana siyang gustong sabihin at isumbat sa dating nobyo. Ngunit ang hagulgol ng ina nito ang nagpalambot ng puso niya. Ang mukha kasi ng nanay niya ang gumuhit sa isip niya habang pinapakinggan ng iyak ng nanay ng ex. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Sige po, pinapatawad ko na po siya sa ginawa niya sa akin. Kung makakaasa po akong hindi na niya ako guguluhin muli. Mapagpakumbabang wika ni Marie. Hindi naman matapos-tapos ang pasasalamat nito at ang pangakong hindi na siya guguluhin ang anak.
Magaan ang loob na binaba niya ang cellphone. Alam niya magtatanda na ang ex niya. Dahil kapag hindi, one call away lang, si Aling Caridad.